In this part 3 of the Universal Microcontroller Digital Trainer tutorial, we are going to interface the 4x3 switch matrix keypad. At i-display natin yung output keys nitong keypad using the 16x2 LCD dito sa trainer. So, simulan na natin. Ang matrix keypad ay kadalasang ginagamit sa mga calculators, microwave ovens, sa mga ATM, at mga electronic door locks to input the data or commands sa mga system or devices. So the keypad used in this trainer consists of 12 push switches that are wired in a matrix connection simply to save some input-output pins. Kung connected itong 12 push switches directly as input, this will correspondingly require 12 input-output pins. Instead, these keys are wired in a 4x3 matrix connection, so it will just consume only 7 input-output pins. The keypad switches are wired in a 4 rows and 3 columns arrangement. The working principle of this keypad is very simple. Pressing a button will short one of the row lines to one of the column lines, allowing current to flow between them. For example, when key 4 is pressed, row 1 and column 0 are shorted. Then, this will serve as input signal dito sa microcontroller to know which button was pressed that corresponds to detected row and column. So now, i-connect na natin itong switch matrix dito sa ating microcontroller board. Simulan natin dito sa row 0. I-connect natin using jumper wires sa digital pin 9 ng microcontroller. Next, row 1 to digital pin 8 of the microcontroller board. Then, row 2 to digital pin 7. And then, row 3 to digital pin 6 of our microcontroller board. The next, column 0, i-connect naman natin sa digital pin 5. Then, yung column 1, i-connect natin sa digital pin 4. And last, yung column 2, i-connect natin sa digital pin 3 ng microcontroller natin. So now, dito na tayo sa programming side. So first, kailangan natin i-install yung keypad library to reduce the complexity of the code. To install the library, navigate to the sketch, then include library, and then manage libraries. After updating the list of installed libraries, i-search natin yung keypad.h and then, hanapin natin sa list yung keypad.h by Mark Stanley and Alexander Breivik. And then, simply click install. So, after nating ma-install yung library, pwede na nating simulang mag-program nitong switch matrix keypad. So now, mag-open tayo ng new sketch. And then, let's start coding. So, dito sa pinakataas, una, i-include natin yung keypad library.
So simply include then keypad.h. The next, i-define natin yung matrix natin or yung rows, number ng rows at columns ng ating keypad. So we have 4 rows. So meron siyang const, ibig sabihin constant yung variable. Hindi siya pwedeng i-alter o baguhin yung value niya. So simply sa column, para shorten lang, simply calls lang yung pangalan ng variable natin. Then we have 3 columns. The next, i-define natin yung mga character keys ng ating keypad. So simply mag-define tayo ng char arrays. Ang pangalan ng char arrays natin ay char keys. Then ilagay natin yung value nun ng ating rows and columns. Then yung arrangement ng ating character sa keypad. So bawat character is separated ng comma, and bawat character is nasa loob sila ng apostrophe, nakapares na apostrophe. So yan na yung arrangement ng character natin with respect dito sa keypad matrix natin. And then next, i-define naman natin yung mga pins na ginamit natin sa rows and columns ng ating keypad. Dinipay natin yung mga pins na ginamit natin sa rows ng ating keypad. So starting sa row 0, which is nakakonect sa pin 9, then 8, 7 hanggang 6, yung apat na row ng ating keypad. The next, dinipay naman natin yung column. So yung mga pins naman natin sa column is nag-start tayo sa simula sa column 0, which is naka-connect sa pin 5, then 4 hanggang 3, yung tatlong columns natin sa keypad. Okay, next, kailangan natin gumawa ng keypad object. At the same time, kailangan natin i-key map yung arrangement ng rows and columns with respect sa pins ng rows, row pins and column pins. So now, meron na tayong keypad object na ang pangalan ay my keypad. Then, nag-key map tayo ng with respect doon sa char keys natin, sa arrangement nito. With respect naman doon sa mga pins ng row natin, ng keypad, nung sa hardware natin, and yung column pins natin. So ito yon. And with respect din sa number ng rows natin, which is 4, and columns, which is 3. So now, dito tayo sa void setup. So kahit tanggalin lang natin to since comment lang naman yan. So initially, wala pa tayong LCD sa hardware natin. So sa serial monitor lang muna natin, i-display yung mga output keys ng keypad. Then after that, ilalagay na natin yung LCD natin. So first, kailangan natin mag-serial.begin. Then yung baud rate. Then dito sa void loop. So simply, nag-create tayo ng bagong character or bagong variable na character na ang pangalan is keypress. Then lahat ng pinipindot nating keys sa keypad ay i-store niya doon sa keypress character. So okay, now gumawa tayo ng condition. If keypress, then serial.println keypress. Ibig sabihin nun, pag may laman si keypress or pag pinindot natin yung keypad, so dito explain ko muna saglit yung code. Pag pinindot natin yung keypad, so si my keypad, diba yung pangalan ng keypad natin? And then, meron tayong functions or commands na get key, meaning kukunin niya kung ano yung corresponding character na pinindot natin doon sa ating keypad. And then, i-store niya dito sa character natin sa char variable na keypressed. And then, pag pinipindot daw natin si keypad, ipiprint niya or i-display niya sa serial monitor, sa new line ng serial monitor, yung character na or yung laman ng variable na keypress
na pinindot natin doon sa keypad. So, i-compile muna natin. So, done compiling. Meaning, walang problema yung program natin. So, now pwede na natin itong i-upload sa ating microcontroller. But make sure na nakakonect na yung microcontroller nyo sa computer nyo. So again, yung gamit kong board is Gizduino X at Mega 1281. And then, nasa COM8 siya nakakonect. Simply, click upload. So yan na, done uploading na. So now, buksan natin yung ating serial monitor para makita natin yung output ng pinipindot nating keypad. So, ito na, nakabukas na yung serial monitor ko. And i-make sure nyo nakaset yung baud rate sa kung anong sinet natin dito sa program. So, in my case, 9600. So, ibig sabihin dapat 9600 din yung nakalagay sa ating serial monitor dito sa baud rate. Then, subukan nating mag-press ng key. So, unahin ko dito yung 1. So, kung nakikita nyo sa serial monitor, nag-display din siya ng character na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, asterisk, 0, and hashtag or number. So, since naka-print new line tayo, bawat pinipress natin na key is naka-print siya in a new line arrangement. So, okay na. Meaning, working itong code natin at the same time yung ating hardware or yung circuit. So now, subukan naman nating idagdag yung LCD. Instead na serial monitor, sa LCD natin ipiprint yung output keys natin. So dito sa ating trainer, idagdag lang natin yung circuit ng ating LCD from our part 1 tutorial. So same lang yung connection nun. Nakakonect lang lahat sa analog pins ng ating microcontroller board. From our previous code kanina, idagdag lang natin yung library ng LCD. And then, mag-create lang tayo ulit ng ating LCD object. And then next, alisin na natin itong serial.begin natin. Instead, palitan natin ng lcd.begin, then yung dimension ng ating LCD, which is 16x2. And then, iset natin yung LCD cursor natin. So, sinet ko siya doon sa first line. Depende sa inyo kung saan nyo gustong i-output or i-display yung mga ini-input nating number. So, sa akin doon sa first line ng LCD. And now, alisin lang natin itong serial dot print line or print LN. Palitan natin niya ng lcd.print. So yun lang. I-review ko lang. Una, dinagdag natin yung liquid crystal library doon sa previous code natin kanina. And then, gumawa tayo ng liquid crystal object and yung pin connection ng ating LCD, which is nasa A0 to A5 ng ating Arduino or Gizduino board. And then, yung lcd.begin 16x2. Then, sinet ko yung cursor sa first line ng LCD, which is 00. And dito sa program sa void loop, instead na serial.println, pinalitan ko na siya ng lcd.print, meaning sa LCD niya na i-display yung mga pinipindot nating key or yung key press character. So, subukan nating i-compile. So, once na done compiling na, i-upload na natin ito sa ating program. So, now, once na-uploaded na siya, subukan natin magpindot ng key dito sa keypad. So, yan. Kung nakikita nyo, dinidisplay niya na sa LCD yung key na pinipress natin. So, kanina sa serial monitor, ngayon dito na sa LCD. So last, subukan nating lagyan ng sounds yung ating keypad. So each time na pipindutin natin siya, magtutunog tong si buzzer. So simply connect lang natin tong buzzer sa isa sa mga digital pin ng ating Gizduino. So iko-connect ko siya dito sa
pinto ng ating microcontroller. So ito yung pin ng buzzer. And then dito sa ating program, una, i-define natin si buzzer. So nakakonect siya sa pinto ng ating microcontroller. And then sa void setup, ilagay natin yung si buzzer as output. So simply pin mode buzzer output. So yan. So now dito sa ating void loop, so sabi natin each time na pipindutin natin yung keypad, which is dito sa loob ng condition, ay magtutunog yung buzzer natin. So simply tone, then buzzer, then yung frequency ng tunog niya. And then yung delay in milliseconds ng buzzer natin. Then, after nitong condition na to, para huminto yung tunog ng buzzer, kailangan natin magdagdag ng no tone na command. So, no tone buzzer. And itry na natin itong i-upload sa ating microcontroller. And once na-uploaded na siya, subukan nating magpindot ng isa sa mga keys dito. So, yan na. Okay na. Working yung program natin. So, pwede pa natin itong dagdagan ng iba pang functions. Like example, i-clear niya yung text o yung character doon sa LCD pag pinress natin yung isa sa mga button dito. So, yan. So, now, kahit papaano ay nagkaroon tayo ng idea if how to interface the 4x3 switch matrix keypad to the microcontroller. So, pwede na natin itong idagdag sa mga projects natin na kailangan ng simple user interface to input data such as numbers or commands. For example, simple door lock system or iba pang mga projects na ating naiisip at gustong gawin. So, sundan nyo lang itong mga videos ko and please subscribe to this channel for more fun and interesting projects like robotics, microcontrollers, programming, basic electronics and mechatronics, 3D printing, and many more. I'm Jeff Trinidad Magsino, the creator of this channel. Hanggang dito na lang muna and thanks for watching.